So yo, magandang araw mga pareko. So andito ulit, nagbabalik yung ating engineer on board para magbigay ng kaunting kaalaman sa ating mga tagapagsubaybay. So mayroon tayong tagapagsubaybay na nag-request mga pareko. Ang sabi niya, sir, pa-request naman po working principle ng rotary vane type air starter. Maraming salamat sir. So yung nag-request natin, sir, Raymart Mission. So shout out sa iyo pareko. So narito na ang iyong request tungkol sa vane type air starter na ating pag-uusapan ngayon. Kung paano nga ba siya gumagana, anong pinagkaiba niya doon sa mga battery start na same starter mga parikoy ang kanyang itsura. So merong battery start, meron din yung ating air start na mga starter mga parikoy. So ganun na nga mga parikoy, sa madaling sabi, yung ating starter na ito ay direktang kumakalabit sa ring gear ng ating flywheel upang mapaikot niya ito at mapastart yung combustion sa loob ng ating makina. So bago natin ito kalasin mga parikoy o baklasin, is ipapaliwanag ko muna sa inyo na dalawang bahagi yung ating vane type air starter. So etong sa kaliwa mga parikoy, yung may nameplate, so dyan na paloob yung pinaka vane mix mo natin or vane type kung saan siya yung nagpapaikot ng ating starter. So lilinawin ko lang mga parikoy na yung nagpapaikot natin dito is hangin, at yung sa kanan naman yung nagpapa-engage yung gear natin sa starter na tumatama sa ating ring gear ng ating flywheel is hangin pa rin yung nagtutulak niya mga parikoy. So totally walang battery start dito sa starter na ito kasi nga vane type air starter yung nagpapagana dito mga parikoy. So ayan, babaklasin natin ito, ipapakita ko sa inyo yung exploded type ng ating air starter para makita nyo mga parikoy kung ano yung sinasabi kong vane type na umiikot at nag-i-engage mismo sa vane at saka sa ating starter mga parikoy na kumakalabit sa ating ring gear. So ayan na parikoy, nabaklas ko na yung ating vane type air starter. So napakadali lang yung pagbabaklas dito sa pinaka-entrada ng hangin. Mayroon lang 6 na allen bolt dyan na ating ginagamit. So pagbaklas dyan, automatic magsusunod-sunod na yung pagkakakalas nito mga parikoy. So ito na mismo yung ating tinatawag na vane starter mga parikoy. So ayan, ito yung kanyang mga vanes na umiikot mga parikoy sa ating vane housing kung saan ito ay may dalang hangin, or yung hangin na mismo yung nagtutulak nito mga parikoy dahil ito ay nag-i-engage yan dahil sa hangin na rin. So dahil means of gravity mga parikoy, babagsak yan dito sa kanyang posisyon at sa tulong ng hangin or pressurized hangin ng ating tangke ng ating air receiver is mapapaikot niya ito parikoy dahil na rin mismo sa pagkakadesign ng ating vane housing. So i-discuss ko sa inyo mga parikoy yung posisyon nito from entry ng hangin galing sa ating tangke, papasok mga parikoy dito sa ating vane housing at sa ating mga vanes. At eto, pasimplihin na natin mga parikoy yung ating discussion. So dito papasok yung pinaka-entrada ng hangin galing sa ating starting air receiver or yung ating air bottle. So papasok yung hangin mga parikoy sa butas na ito. So from tangke, meron tayong mga barbula, magpapasok yung hangin dyan. So meron tayong gasket dito mga parikoy, at syempre yung ating lalagyanan ng ating bearing or yung ating position ng bearing mga parikoy para sa alignment ng ating vane starter sa kanyang vane housing mismo. At syempre susunod natin mga parikoy yung ating vane housing mismo kung saan umiikot dyan yung mga vanes natin sa tulong ng pagbuga ng hangin galing sa ating mga air starter. So nariyan mga parikoy, mapapansin nyo napakaraming butas niyan. So bawat butas niyan mga parikoy, iba't iba ang kanilang mga working principle. So kung susundan natin mga parikoy yung butas sa ating entrada ng hangin, is dediretso yan dito sa 4 na butas mga parikoy. At syempre dahil nga bumangga na nga yung 4 na butas dyan doon sa housing ng ating starter, is lulusot na yung hangin mga parikoy sa pinakagitna ng ating vane housing. So dito na papasok mga parikoy kung paano lumalaro dito yung bawat vanes ng ating starter. So ngayon ipapasok natin siya mga parikoy dito sa ating starter para makita natin kung paano siya gumagana mga parikoy.
So ito isang example lang kung paano siya napaloob or ano ang kanyang posisyon. So mamaya is ipapakita ko sa inyo yung kanyang isa-isang working principle. So ayan na nga mga parikoy, ganito yung kanyang itsura kapag ka na-assemble natin sa mga parikoy at nalagyan natin yan ng bolt at nut sa kanyang likod na posisyon. So ganyan yung kanyang itsura. So yung hangin galing sa entrada, so sa entrance ng ating hangin sa ilalim, so papasok yan doon sa apat na butas. So dahil sarado yung itaas na bahagi mga parikoy, is lulusot yung hangin sa loob ng ating mga vents at yun na yun magti-trigger mga parikoy, dahil sa pressure na hangin is matutulak na nga yung hangin ng ating mga vents. At kanina napansin yung mga parikoy, meron tayong apat na vents dito na nagpapaikot ng ating starter. So galing sa apat na butas na entrada mga parikoy, meron lamang itong 180 degrees na mapapaikot niya yung bawat vent. So kapag lumagpas na 180 degrees mga parikoy, yung hangin na pinaikot ng ating starter is lulusot yan dito sa napakaraming butas na yan mga parikoy. So ibig sabihin waste air na yun mga parikoy at patapon na ang hangin na yun. So dapat yung ating starter is kailangan niya ng medyo supply ng hangin mga parikoy para nga tuloy-tuloy yung kanyang ikot para mapastart yung ating makina at makapagsimula na ng combustion yung ating makina mga parikoy. Well anyway, yung ganitong uri ng starter mga parikoy, kahit maliit na hangin lang is kaya niyang magbigay ng mataas na torque or RPM ng ating starter mga parikoy. So sa madaling sabi, kahit kaunting hangin lang yung ating ibibigay dito is kaya naman niyang mapaikot yung ating makina. So isa pang advantage ng ating starter na ito mga parikoy is spark resistant siya. So walang chances na masunog yung ating starter dahil wala itong mga armature or mga winding mga parikoy. So only hangin lang yung kailangan natin para mapastart at mapagana yung ating mga vane type air starter. At sa ganitong starter mga parikoy, kahit na great durability yung ating pinag-uusapan dito, so matibay yung starter na ito, made of cast iron mga parikoy. Ngunit darating ang araw na mapupudpod din mga parikoy yung kanyang gear dahil na rin sa tinatawag nating tear and wear. So ayan mga parikoy, kahit na matibay nga ito pagdating ng araw sa siging gamit ng ating mga starter is darating yung punto na masisira talaga yung gear na nag-i-engage mga parikoy sa ating vane at saka doon na rin sa ating pinaka-starter mismo nag-i-engage doon sa ating mga ring gear. Sa aking experience mga parikoy, dito yung unang nasisira. Kung mapapansin nyo naman, lahat ng gear dito is paunti-unti nang bumibilog. So sa madaling sabi, hindi na siya usually yung normal nakakapit kapag ini-start natin yung ating mga starter. So lahat ng yan, yan yung ating starter na pinakita mga parikoy, yung gear na aking tinuro ngayon. So ganyan yung kanyang itsura. So yan yung pinakaunang masisira mga parikoy sa ganitong uri ng vane type air starter, lalong lalo na sa katagalan ng panahon dahil na rin sa tinatawag nating tear and wear. So ayan, pag paunti-unti nang nabibilog yan mga parikoy is hindi na yan kakapit. So pag pinaandar mo ng hangin is maririnig mo na lang yung lagitik ng ating mga starter. At gaya ng sinasabi ko kanina mga parikoy is ite-testing natin ito kung ito nga bang vane type natin is gumagana sa pamamagitan ng ating hangin. So yung entrada ng ating hangin mga parikoy, gaya ng sinasabi ko, kahit maliit na volume yan ng hangin is kaya niyang paikutin yung ating mga starter. So pagmasdan yung mabuti mga parikoy. So ayan, napaikot nga natin mga parikoy kahit na kaunting hose lang yung ginagamit natin dito. So ngayon naman, i-testing natin yung sa kanang bahagi mga parikoy, yung nag-i-engage na sinasabi ko kanina para matulak yung ating gear at tatama sa mga parikoy sa ating ring gear ng ating mga flywheel. So ayan yung nag-i-engage mga parikoy. So hangin pa rin yung nagtutulak gaya ng pinakita ko sa inyo mga parikoy. So ngayon i-testing pa natin ng mailang beses pa mga parikoy. So sa butas na yan, pagmasdan yung mabuti kapag binuksan natin yung hangin dito is kakalabit yan doon sa ating ring gear. So ayan, pagmasdan nyo mga parikoy.
So maraming salamat sa panonood ninyo mga parikoy, naway na ipakita ko sa inyo yung working principle ng ating vane type air starter. So kung mayroon kayong kaunting kaalaman dito mga parikoy, huwag niyong kalimutang mag-comment sa ating comment section at magbigay ng inyong mga ideya. So syempre mag-comment na rin kayo mga parikoy kung ano pang mga bagay na dapat nating pag-usapan sa loob ng ating engine room dito sa ating barko. So God bless sa inyo mga parikoy, and as always, as peace.